Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video ko po ngayon ay pupunta naman tayo ng Pangasinan para makipagkwentuhan sa isa sa aking mga idol sa larangan ng pagbobonsai na si Bernabe Milliares. Si Idol Nabe ay isa sa mga pinakamagagaling at pinakakilalang mga bonsai artists sa buong Pilipinas. Na-re-recognize na rin yung kanyang mga gawa internationally. So tara po, samahan niyo po ako na pakinggan yung kanyang mga maibibigay na tips sa pag-aalaga ng bantige. Hi, sir. Good morning pala. Napasyal din dito sa garden mo. Niyaya ko ni Sir Mike eh. Malapit lang daw kasi sa area niya. Sir, isang malaking karangalan na may picture kita sa ating YouTube channel. Kasi alam naman natin na isa ikaw sa pinaka idolo ng lahat sa larangan ng pagbubonsai. Hindi lang pala magaling, humble pa. Kanina pala sir, sa naglalakad-lakad tayo. Ito yung isa sa mga alaga mong bonsai na para-attract hanggang sa ano. Ang ganda ng form niya. Mga ilang taon na ito sa iyo? Ito, mula pagkakalang dito sa patina sir, 4 years, 3 weeks. Pero yung mula hinant siya, magaling din talaga yung pagkalata, gano'n. Kasi ganyan, kalain mo, hindi lang 5 years yan eh. Kung sa ano, kagaya ko na hindi naman masyadong ano sa bantige. Parang, kalain mo, mababa ng mga 8 years, 10 years. Ay, oo, sir. Tingnan mo naman, lumang-luma na siya. Mga, ano lang yan? 4 years. 4 years. Ano pala sa naman, mabahagi mo sa amin na sa mga audience natin, lalo na yung mga baguhan sa bantige, kaya ko rin na magagandang tips, some tips sa styling o sa pagbuhay. Huwag kayong mag-apura kung may mga materialis kayong maganda o ano. Hayaan nyo lang siyang makarelax dyan sa gilid, sa tabi. Antayin lang na mag-mature kayo sa nga. Saka nyo siya gilid out. Katapos, yun. Ano na lang, pagka madali na lang yung pag-fertilizer, gilid, tapos lang naman ang pagdiki kasi mga 2-3 buwan gawin mo ngayon, 2-3 buwan pwede mo siyang gawin ulit kasi tulog yung ano yung mga sana yung sawayo. Nice tips. At tapos mga naririnig din kasi ako dito sa pagdiki na kay Sir Mike, naranig ko rin yung minsan eh, kung tama pagkaalala ko eh. Yung inalis daw yung bulaklak. Ay, tama po yun sir. Kasi yung bulaklak talaga, pag hindi mo tinanggal, malakas umago nga dito ng creams ng kaya tinatanggal namin yung mga natama yung sinabi ni Kuya Mike, natanggalin yung bulaklak para lagi dito yung lako niya. Saka kung nagpapalarga ka pa, mas mabilis kumaba yung kalbo sa pagka natatanggal yung mga bulaklak.
isa kasi yung garden na napuntahan na itong bulaklak may ano pinakita sa akin na bunga. Totoo yun, ang tawag yan, nabubuhay yun. Yeah, nabubuhay yun. Yes, nabubuhay sir. Ito, tumutubo. Tumutubo. Pero sa ano siya, sa maalap din na buhangin siya tutubo. Hindi, kung nahulog din sa lupa, kahit tag-ulan yan, hindi tutubo yan. Kung hindi maalat yung nakalaglagan. Talaga yung requirement talaga. Pero pagka dito siya nahulog dito sa paso niya, ayun, tutubo yung puto talaga. Ah, kasi yan, medyo maalat. Oo, gargalo ng alat yung ano nito, yung lupa. May mga tumutubo rin dito, tinatanggal ko lang kasi umaagaw din ng ano eh. Mapupuno pa yung ugat pagka ano, tumutubo. Tinatanggal lang namin. Bantig eh. Pero ano, ano, hardwood talaga siya. Ay, hardwood yan sir. Isa ito sa mga pinakamatigas na ano, uri ng materialis. Basta-basta na bubulok, ano? Natin sa paikutin. Okay, good. Nakiwan ako dito, medyo pahabol ito, sir. Oo, medyo nagkukulang kasi sa likod niyan, sir, kaya papasak ka pa ako dyan. Pagkabinit lang kasi ng side, parang bantigi, ano kayong mga paborito mong materialis na gawing bonsai or trabahuhin sa bonsai? Base sa aking mga experience, ang nalang maganda at saka masarap trabahuhin, isa yan yung aswarina, buho, saka yung mono carbos, yan, saka yung pantulinaw. Na-experience ko na rin gumawa ng ano, juniper. Okay naman yung juniper. Maganda rin. Pero best talaga ang pinaka ano kong mga nahawakan ng pansin dito. Yun talaga yung mga mulat sa full favorito mo na. No? Kasi nga, yun nga, nakapunta kasi ako na kay, ano, kay kila sa Charlie Lee, saka Richard. Ah, yes, yes. Natanong mo kasi kung sino gumawa ng mga naglalakihan doon na juniper. Ikaw daw ang gumawa. Tayo na si Dan, sabihan gumawa na ito. Sabi ni Eric, ah, sabi mo si Sam, napi pa lang. Ang lalaki ano? Malalaki, malalaki yung sa ito. Marami. Pero wala rin siya doon masyadong bantigi, ano? Juniper. Wala. Ayaw nilang haluan yung species nilang mga juniper doon. Kasi pagka may bantigi doon, pag nag-spray sila kasi ng harap, takot sa alat yung ano yung mga... Ah, ganun. Ayun pala yun. Pero, kaso... Ano pa sir, maano mo? Share mong tips specifically dito sa species na ito na pantigo. Kasi ako sir, aminin ko ah. Kaya ko rin bumili ng mats dito kahit pa paano. Huwag yan yung masyadong mga mahal na mats. Pero takot ako. Hindi ko alam kasi parang may takot ako na baka mamatay lang din, sayang. Ano kaya yung may sishare mo sa amin na? Hindi. Pagkakalito sir, siguro tuwin mo tayo yung magsasama. Pantigi kasi, pagkabagong hunt yan, bagong hunt hanggang 3-5 araw o kaya 1 linggo, basta nakitigyan kayo sa ligid, pwede yan, huwag yung matapot. Pero pagka inabot mo siya ng buwan, ayun, tutubo man siya, pero uubusin lang yung katas nun, mamamatay yon. Pero pagka bagong hunt ang bantigi, tips ko lang sa mga buwibigo ng mga mats, yung 3 days hanggang 1 week. Basta na ilagay sa ito yun. O, tapos itali mo na yun. Ang mortality ng bantigi, kung bilang, malakas ang bantigi kahit cuttings nga nabubuhay sir eh. Kaya ang bantigi yung pinakalabis talaga. Basta wag lang yung ano ha, sinabi ko na karamihan kasi may iba, i-ICU nila ng isang buwan, gano'n. Ang lalaki ng tubo, tubo nga, umuugat, pero
ang ko muna yon pagka hindi na kaano ng soil yung lugar, yung sariling katas ng bantigi, uubusin niya yun. Tapos pagka itinanim mo siya, ayun, ang siyunting hihina kasi yung katas niya, uubusin. Kasi nga pag, sabihin, pag icy yung ginawa, parang katas ang naunang mag-shoot, pero yung ugat hindi pa na-develop, no? Oo, ganun ang nangyayari doon. Pero siya pwedeng walang ICU, pwede. Kahit irikta mo sa, sir, sa bilad, basta bagong hunting. Tapos ang sistema ng pagdidilig dyan, every 1 hour, o kaya 2 hours, kahit irikta mo, basta wisik lang dito sa pinapasa mo para hindi siya ma-dehydrate. Huwag lang matuyong-matuyong. Oo, huwag lang matuyong-matuyong. Kasi nasubukan na namin, mas maganda pagkatungo na yung nakarikta sa bilad, sigurado, buhay. Oo, yun, kasi nag-survive siya sa init eh. Oo. No? Tama. Kaya wala kang pangamba sa bantigi pagka sa mga bagong anak. Ayun. Pero yung halimbawa ganito, wiring ako halimbawa nito. Ang bantigi ba pwede ring i-depolyate kagaya ng ibang material eh? Sa mga experience ko, hindi kami nagde-depolyate ng mga bantigi sa pagka gumagawa kami kasi hindi naman siya totally mamamatay, pero may mga portion pagka dinipolyate mo ito, may mga portion na mga sanga o feedings na mamamatay. Pero buhay pa rin siya, pero sayang. Ilang taon o buwan din lang tayo, tapos hindi na matubuhan. Sayang. Galing din pala siyang gano'n. Para din nga, yung kagaya ng mga kaktulis din, Pag yung totally dinipolyate mo, may naiiwan na hindi na tinutubuhan. Totoo yun, sir. May hindi mamamatay sa dalawa. Hindi na mamamatay. Kaya ang pantigi, hindi kami nagdidipolyate. Nagpapawas kami ng dahon, para lang magigwelo hindi naman mas maano yung wear na kasi pagka makapal naman ng dahon pag nag-wear ka nagabal sa pag-wear yung dahon kaya nagbabawas kami kung dito tapos isa pa iniisip ako ito kasi galing naman sa kasamahan ko sa GC nabanggit niya kasi yung sa pag-trim naman may special na requirement sa bantigi yung pag mabang ito, pinutol ko. Ay, nabanggit kasi sa isip namin nung hindi nawala sa isip ko. Umaatras daw, kumamatay yung sanga. Totoo ba yun? Wala namang kaiba sa pagtitrim. Pagka nagkupit ka kasi, sir, yung bawa nito, pag ginupit mo dito sa walang dahon na yan, sigurado, tama yung sinabi mo, aatras mamatay, sir. Pero pagka nagkupit ka, pero sample nito, huwag mong sagalin na walang matirang dahon na ganyan. Dapat magkupit ka yung may iiwang dahon. Yan. Tip. So, totoo pala yung sinabi nung akala ko niluloko lang niya kami. Umaatras daw. Umaatras talaga sir pagka hindi ka nagtira ng dahon. Pero pagka nagtira ka ng dahon, ang papalit yung tinanggal mong isa, papalit 2 hanggang 4. Kaya yun, kakapal lang. Sa totoo lang, isang gupitan lang ito. Isang gupitan lang ito. Nung ginupit ko mula nung training ko, isang gupit pa lang yung inano ko dito. Hindi pa mula nung nawire siya? Oo, mula nung nawire. Mula nung nakatanim siya dito, tapos ilang years bago mo siya nawire? Ang sistema ko kasi ang ginagawa ko every, kung malakas ang puno, every 2 months kasi bumabaon yun sir, naayos ko siya ulit. Pero pagka mahina-hina yung alaga mo, 3 to 4 months gano'n. Parang tansyahan din pala no? Okay, pwede na mga sanga no? Kasi nakikita mo rin sir yung sitwasyon ng alaman mo. Pagka bumakat na yung tumaba na, alas mo siya ulit. Para hindi na masagwang tingnan, i-rewear mo siya ulit para maganda tingnan. Nag-fertilizer ka rin? Yes. Ang nilalagay ko rin dito, yung mga gamit natin, mga practice natin, yung mga pambugit, pwede na yun, 3.14, 3.15. Naglalagay din ako ng mga slow release, ganun, pwede rin. Pero ang sistema ng gaya ng practice namin na 3.14, 10 to 15 days ang ipaglalagay namin yung interval ng pag-fertilizer.
kumbaga sa isang buwan, 2 times. Oh, 2 times. So, pwede 3 times. Kasi dinidilute namin sa tubig para mabilis mag-absorb ng ano. Yung triple porting. Paano ba ang ano, ratio niya? Diba sa isang timba? Depende kasi sa mga experience ng mga ano na yun, sir. Ako, ang experience ko lang, yung isang balding puting ano, yung karaniwang laki. Pinditers ka muna, oo, yung pintura ng voicing, gano'n. Nilalagay ko yun, ano, yung isang latang sardinas na maliit, kalahati nun ang nilalagay ko. Yung tunaw ko sa pandinig. Tapos, yun, 2 to 3 times a month. Oo, oh, gano'n. Oo, oh, think this, kaya sabi nila, aalilain ka ng pantigi, hindi. Maraming ako nakapupunta ng singer din na parang hindi nila ano yung pantigi. Kasi hindi ko alam kung takot din ba kagaya ko or parang marami kasing nababasang kung ano. Mga ganun siguro sa purende. Ang pantigi, hindi ka aalilain kasi mas yung ibang special, limbawa, yung mga mabibilis na ano, yun ang aalilain ka kasi pagbutik mo ka lang ng ganun, 1 week, nagupit ka ulit. Ang bantingi, 3 to 4 months pagka ginupit mo. Andyan lang siya ang tagal. Hindi ka alin-lain doon sa maintenance ng ano. Parehas din kasi yung pagbibilig ng mga ano, ganun din. Bilig ka rin ng 3 times, 2 times a day. Ang pagkakaiba lang, yun nga, maglagay ka lang ng tubig alat o bagoong weekly. Once a week pala yun? Once a week, o ganun din. Yun lang, kaya ang sabi nila, inaalila ka nun, pero hindi. Mas maaliwalas alagaan yung bantigi para sa akin kaysa yung mga ibang bagay kasi ano din yan eh yung parang gamay mo na ba ano gamay na pero kasi ibang tawag mo nilaga kasi ito relax lang pagka hindi pa bumabaw no yun lang ang ganda ito matagal na ito pero ang tagal na siya hanggang na maganda siya hindi kagaya ng iba pagka ginupit mo ngayon after 1 week, papayaitin din, 2 weeks. Pero naman, so, ganun nga yan, 2 to 3 oh. weeks. Nakahaba na naman ng shoots eh. Oh. Ayos, sir. Nice. Ay, okay. Salamat yun. Salamat din. Malaking tulong sa mga kagaya mong hindi masyadong kabisado ang pantigi. Yung mga naishare mo sa akin. Salamat din, sir. Thank you very much. Kayo dito sa garden ko. Oh, sir, so, Kaya ulitin. Sabuisay lang tayo. Bantigi, masarap ng bantigi. Oh, the best.